Sa kalibre ng baril, sigawan at kaguluhan. Ito ay ilan lamang sa eksenang madugong bakbakan sa pag-ilan ng mga otoridad at ng New People's Army o NPA na eksklusibong nasaksihan ng Bitag Investigative Team sa Pandi, Bulacan. Sabado, 29 ng Marso, 34 na taong anibersaryo ng mga POGI, katawagang ginagamit ng militar sa mga NPA. Ito rin ang araw kung saan nakatanggap ang Bitag Investigative Team ng tawag mula sa Pulis Santa Maria. Isang engkwentro daw sa pagitan ng mga otoridad at pinaghihinala ang NPA na nooy nagaganap sa boundary ng Pandi at Angat, Bulacan. Agad tinungo ng Bitag Investigative Team ang lugar kung saan kasalukuyang nagaganap ang bakbakan. Pagdating pa lamang namin sa site, nagkalat ang mga usyosero at usyosera na animoy nanunood ng shooting sa isang pelikula. Tumambad rin sa amin ang mga sasakyan ng mga pulis at army. Nakadeploy ang mga sundalo at pulis. Dala-dala ang matatas na kalibre ng baril at mga bala. Isang ambulansang nakaparada na gagamitin para sa mga sugatan sa magkapilang panig. Ayon sa nakausap naming residente ng Barangay Pandi, gabi pa lang ay may handaan daw ang naganap sa kanilang lugar. May kasalan at kaunting pagpupulong. Halo-halo na yun kasi naka-uniform sila pare-pareho eh. Kaya lang ang siguro mag-distinguish mo yung sundalo na kapak eh. Pagsalipot. Mga ilan o yung tinutubis nila mga gano'ng oras? Nasa 20 o gano'ng. 28 yung pagkat. Pasado alas 5 ng umaga nang bigla na lamang nagtakbuhan ang higit na 20 pinaghihinalaang NPA ang kanilang nakita. Hindi nagdalawang isip ang grupo ng Bitag na lumapit sa jump off site ng Army at ng PNP. So hindi pa sa sure yung mga bahay? Hindi pa. Posible may mga snipers pa dyan? Posible. Pwede pa nag-clear yan. Nasa-paxo sila, nakahubay ba? Nasa-crick, nakahubay. Nasa-crick. Tapos may ilog na. May ilog tapos nakahubay sila. Paxo. Sumisigaw pa nga yung mga babae. Babae? Ikaw babae, maraming babae. At yun, mga bayaring kayo ng gobyerno. Dito ngayon sa aming ginuroonan, ito yung pinaka-jump-off area ng mga pulis at militar. At pando dun sa Wuhan, doon yung mga pinaginala ang mga NPA. At minsan-minsan na ba pala na narinig natin yung putok. Sabi nga kanina yung sundalo, lalakas din yung ginagamit nila, may 50 caliber machine gun sila. May mga sniper sila, may scope. So, sabi rin kanina, medyo mabigat ang kalaban. At ayun, narinig natin na mga sa kabila. Sunod-sunod ang ginawang pag-atake ng mga otoridad sa kuta ng mga NPA. Tinawag na blocking force ng Army at PNP ang lugar na aming kinalalagyan. Dito sa jump off site daw posibleng magtakbuhan ang mga NPA kung sakaling ma-corner ang mga ito ng iba nilang kasamahan na nasa battleground. Sa mga oras na yung delikado pang sitwasyon kung kaya't wala kaming nakitang ibang TV crew. Nakatawag na aming pansin ang pagbalik ng isang armored personal carrier o V-150 mula sa mainit na bakbakan sa battleground. Sa palagay niyo kayo, matatapos na yung araw? Mahihiraman, may sniper sila. Hindi naman makalapit. Ngayon talaga ini-snipe yung bilo natin. Ito yung mga tama ng kanila. Hindi lang talaga. Ayun ako, sa kabilang pamilya pa. Mga tama ng saka ito? Ito talaga tinatamaan nila eh. Sa oras yung tangke nila dyan. Sa tangke sa ano. Ito talaga yung talagang natamaan nila. Pinalitan nyo na? So bago na ngayon yun? Bago na naman yun. Ini-snipe ulit. Ito yung ini-snipe talaga yun eh. Ini-snipe talaga. Kasi yan talagang ayun, alam nila yung tama. Yung pinalit, may tama ulit yung isa. Oh, may tama ulit na naman yung isa. So pinalitan nyo itong pinaka-ano na ito? Pinagkara na yun. Bago na. Pinuntahan din ang Bitag Team ang gusali ng kooperatiba sa Pandi sa ikalawang palapag ginawang war room ng PNP. Dito nila isinagawa ang mga plano sa pag-atake sa kalaban nilang NPA. Sa war room, natatanaw ang battleground sa iba pa. Sinikap ng Bitag Team na kunan ng pahayag si Colonel Felisardo Serapio, Provincial Director ng Bulacan na abalang-abala sa pagkikipag-usap sa cellphone. Subalit, tumanggi ito
dahil hindi pa daw tapos ang bakbakan sa ibaba. Posible rin hindi kontrolado ng mga otoridad ng sitwasyon sa kanilang mga target areas. Batay sa inisyal na investigasyon ng otoridad, hawak ng NPA ang ilang kabahayan sa Barangay Silangan at Siling Matanda, Pandi, Bulacan. Napatuloy ang ginagawang pag-atake ng ilang pulis at army papasok sa dalawang target areas. Nararamdaman ng Bitag team na umiiwas pang ilang opisyal sa pagbibigay ng pahayag sa media. Alas 3 ng hapon nang isinagawa ng mga pulis at army ang ikalawang paglusob sa kalaban nilang NPA. Dinig na dinig ang tuloy-tuloy na putukan sa aming kinalalagyan. Isang B-150 ang pinalitan ng gulong ng mga pulis. Tinamaan ito nung sila'y tinira ng sniper ng NPA. Eksakto, alas 3:30 ng hapon, lingid sa aking kalaman, ang putukan mula sa ibaba ay palitan ng putok mula sa B-150 at panig ng mga NPA. Dito kayo sa aking kinakatayan. Hindi natin makikita pero marinig yung mga putukan. Kanina pa dapat itong assault na sinasabi ng mga kasama natin mga polis. Eksklusibong nakasama sa loob ng V-150 ang segment producer ng Bitag. Papasok pa lamang ang mga polis at ang aming segment producer sa battleground, sunod-sunod na putok ng M14 rifle mula sa sniper ng NPA ang sumalubong sa kanila. Sumagot din ang putok ang mga polis gamit ang kanilang 50 caliber machine gun. Kita sa battleground si PL3 Elpidio Reyes ng may kawain Bulacan, may tama ng bala sa katawan at duguan. Pagmasdan. Muntik ng tamaan ng sniper isa sa mga pulis na bababa na sana sa V-150 upang i-rescue ang sugatang pulis. Nasa battleground at nakapwesto rin ang ilang pulis at nakikipagputukan sa mga NPA. Sunod na kinuha ang isa pang pulis na halos tumapang na dahil sa tama nito sa gawing likuran. Rescue sa battleground at napagalaman ng Bitag na sa PO3 Elpidio Reyes ay hindi na umabot pang buhay sa ospital. Dead on arrival. Nahirapan ang ilang pulis sa pakikipagbakbakan sa mga NPA. Isa sa mga undercover ng Bitag na kasama sa loob ng B-150, si Jeff. And dito ngayon, kukunin natin first hand sa loob kung saan actual, nakita ni Jeff, naramdaman ni Jeff habang nire-retrieve yung mga tinamaan ng mga pulis sa loob kanina. Jeff, pakisalisay. Bali, kanina, nung nabigyan tayo ng pagkakataon na makasama nga dun sa para ma-recover yung mga casualties sa panig ng sundalo,
Pagpasok pa lang namin, sir, binabakpakan na talaga kami, sir. Pinuputokan na kami ng sniper. Okay. Talagang hindi lang 10, hindi lang 20 yung tama dun sa D1 namin, sir. Hindi malaman kung saan nanggaling ang mga putok na mga sniper ng NPA. Ayon sa aming segment producer, kaliwat kanan ang pinanggalingan ng putok at direktang tumatama sa sinasakirilang V-150. Inabot na ng gabi, hindi pa rin kontrolado ang sitwasyon. Isang pinaghinalaang NPA umano'y nahuli. Nasa gitna daw kasi ng target area. Ngunit, isa palang barbero matapos makita ang kanyang gamit. Tagarito talaga to. Ako yung barangay chairman. 18 New People's Army daw ang napatay sa naturang enkwentro. Ngunit, 2 bangkay lamang ng NPA ang na-recover. Sa panig naman ng gobyerno, 5 ang kumpirmadong patay na polis at 2 army. 5 ang sugatang polis. Kabilang si Colonel Fernando Villanueva na nakausap ko pa bago pa man mag-umpisa ang second assault. Sa kasalukuyan, hindi pa rin malinaw kung tutungay ganun karami ang nasawi sa kampo ng mga NPA. Dahil 2 katawan lamang na-recover ng mga otoridad sa 18 casualties sa kampo ng NPA.